Mga idol, sa pagkapanalo nga po ng Boston Celtics sa Game 6 ay malaki nga po ang kanilang tsansa na makagawa na sila ng history. Yan naman ang ating unang pag-uusapan na susundan ko na rin ang usap-usapan ngayong si Eric Lewis nga daw ang isa sa mga magiging referee sa kanilang Game 7. Pag-uusapan na rin natin dito ang balitang nagsalita na nga po ang Dallas Mavericks sa sitwasyon ni Kyrie Irving at ang balitang nagpahiwatig na nga daw si Damian Lillard sa Los Angeles Lakers. Gaano nga ba ito katotoo? Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang buong detalye niyan. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play to earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang, pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number. Hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pagpanalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Nagkaroon na nga sana mga idol ang Miami Heat na pagkakataon na tapusin na ang kanilang Eastern Conference Finals at makapasok na sa NBA Finals matapos silang lumamang ng isang punto sa huling tatlong segundo ng fourth quarter sa kanilang Game 6. Ang kaso lamang, hindi rin naman nga ito pinayagan ni Derek White nang maipasok niya ang kanyang ginawang buzzer beater tip in para makuha ng Boston Celtics ang panalo sa score na 104-103 at maisalba pa nila ang kanilang kampanya. Kaya dahil dyan, napuwersa na nga po ng Celtics ang Game 7 ng kanilang serie at may pagkakataon na rin naman sila na maging kauna-unahang kupunan sa NBA na makakapag-comeback mula sa pagkakabaon sa 0-3 sa isang serie, lalo pat gaganapin nga po ang kanilang Game 7 sa kanilang home court na TD Garden. And speaking of Game 7 mga idol, usap-usapan nga po ngayon ng mga fans sa Twitter na isa nga daw si Eric Lewis sa mga posibleng referee na mag-officiate dito upang masigurado ang comeback at panalo ng Boston Celtics. Well, gaano nga ba ito katotoo? Alam naman nga po ninyo mga idol na isa nga pong Boston fan si Eric Lewis, pero bibigyang linaw ko lamang nga ito para sa lahat dahil nga kasalukuyan itong iniimbestigahan sa paggawa ng Peking account para maipagtanggol ang mga nagawa nitong pagkakamali. Malabo rin naman nga pong ilagay siya sa Game 7 ng Boston Celtics at Miami Heat. Malinaw na ba mga idol? Habang dumako naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang nagsalita na nga po ang Dallas Mavericks sa sitwasyon ni Kyrie Irving. Alam naman nga po ninyo, syempre, hindi nga basta-bastang bibitawan ng Mavericks si Irving sa kabila ng pagiging unrestricted free agent nito. Sa katunayan, ayon nga po mga idol sa ibinulgar na balita ng The Athletic, hindi rin naman nga papayag ang kupunan ng Dallas Mavericks na mag-sign and trade si Kyrie Irving ngayong off-season. Well, para nga po sa inyong kaalaman, isa rin naman ngang balaks ni Irving na gawin ngayon ay kumuha ng malaking kontrata sa Mavericks bago siya lumipat sa ibang team katulad ng Los Angeles Lakers. Pero hindi rin naman nga ito papayagang mangyari ng kanilang front office ng Dallas Mavericks. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya ngayon sa balitang at usap-usapan ngayong nagpahiwatig na nga daw si Damian Lillard sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo, marami nga po mga fans at maging NBA analyst ang pumipilit na kay Damian Lillard na umalis na sa Portland Trail Blazers at lumipat na lamang ng ibang kupuna na makakapagbigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na makakuha ng kampeonato. Kaya panahon na nga daw para lumipat ng ibang team. At sa naging Instagram live nga nito ngayong araw, sinabi nga po nito na pupunta siya sa kupuna ng Los Angeles Lakers gaya ng hinihiling ng mga fans. Ngunit tumatawa
Nakakaawa rin naman nga siya habang sinasabi niya ang mga ito, kaya sa madaling salita mukhang nakikipagbiruan lamang nga po si Damian Lillard sa mga fans sa kanyang live. Pero sa kabila nga niyan, marami pa rin naman nga po mga fans ang umaasa na sana magkatotoo ang kanyang naging biro. So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong balita ngayon. At syempre latest video na ating pinagkwentuhan. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow nyo na, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching, mga idol!